kapatid sa Islam, mayroon na namang nagpadala ng katanungan ngayon dito. At ang sabi ay, pwede ba sa Islam, anong hukom sa Islam ng pagkipagkamay ng lalaking hindi niya kaano-ano sa isang babaeng hindi niya rin kaano-ano? Kapatid sa Islam, ito ay kabilang sa mga tinatawag na kabira minal kabair, kabilang sa mga malalaking kasalanan. At binigyan nito ng emphasis ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith na niriwaya ayon kay Ma'qal ibn Yasar radiyallahu anhu, na kung saan kanyang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Li'an yut'ana fi ra'si ahadikum bimakhitin min hadid khairun lahu min an yamussa imra'atan la tahillu lahu." Wal hadith rawahu at-Tabarani wa sahahahu al-Albani fi sahih al-Jami' rakmul hadith 5000 wa 45. Ibig sabihin, kapatid sa Islam, ay naiulat mula kay Ma'qal ibn Yasar na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang masaksak ang ulo ng bawat isa sa inyo, ng karayom na mula sa o gawa sa bakal ay mas mainam pa sa kanya kaysa sa hawakan niya ang isang babaeng hindi dapat sa kanya, hindi halal sa kanya, pinagbabawal sa kanya. So masidi ang pagbibigay ng warning ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kasalanan na ito, kapatid sa Islam. Nangahulugan, hindi ito basta-bastang kasalanan. Hindi rin ito pwedeng sabihin na natin sa ibang pagkakataon, gaya nga ng sinasabi ng isang popular na daiya, sa isang pagkakataon ay baka pwede. Maaring may panahon na darura wa darurat tubihul mahdhurat, o yung tinatawag na masyadong insurgency, meron ng insurgency na tinatawag at talagang ikaw ay makakakamay na sa kanya, siguro masasabi natin kapag between life and death na. Kailan pinapahintulot ng Islam? Mahawakan mo yung babae na hindi mo kaano-ano, hindi mo asawa, hindi mo kapatid sa gatas o kapatid sa by blood na tinatawag. Kung halimbawa, siya ay nasa aksidente na o nasa emergency na at kailangan mo siyang mahawakan o mahila para hindi siya mapunta sa aksidente o madepensahan mo ang kanyang dangal. Halimbawa, may umaatake sa mga ganun lamang isolated cases. Subalit ang talagang sasadyain mong makipagkamay ka, at lalo pa kung mangangaral ka ng Islam, ito kapatid ay pinagbabawal. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi mismo nung ang mga kababaihan mula sa Madina ay naghijra papunta sa Makkah. Mula sa Makkah papunta sa Madina ay naghijra sila. Pagdating doon ay inunat nila ang kamay nila sa propeta para magmubaya o mag-pledge of allegiance sila sa propeta. Subalit sabi ng propeta, "Inni la usafihun nisa." Hindi ko kinakamayan ang mga kababaihan. So, mismong propeta na yon, at sino pa bang pinakamainam natin na ehemplo kundi siya? At ang mga sahaba, malakas ang ghira nila o ang kanilang selo sa relihiyon kapag ka nakakakita sila ng babaeng hindi nila kaano-ano at may kasamang lalaking hindi niya naman kaano-ano. Malaki ang kanilang ghira hanggang sa isa sa mga sahabi ay nagsabi, "Ya Rasulallah, kung makikita ko na nakaangkas ang isang lalaki sa kamelyo ng isang babae at hindi niya ito kaano-ano, ipupugutan ko ang kanyang liig." Ganon kasidhi. Hindi natin sinasabing pugutan niyo ng huli. Hindi ganon. Subalit ganon katindi ang kanilang gira, mga kapatid. So, paano pa kaya yung paghawak lang ng tinatawag na paghawak ng kamay ng babae, hindi kaano-ano, mga kapatid? So, iyan po ay haram, kabira minal kabair, kabilang sa mga malalaking kasalanan, at binigay natin ang mga sitwasyon kanina kung kailan magiging exempted iyon, meaning sa mga bagay na mayroon lamang talagang importante o mabigat na dahilan. Subalit kung wala, hindi pasok doon, ay hindi rin kabilang sa mga pinapahintulot. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.